dia ada nama Cross Gun, no? Oh, Cross Gun. Oke, balik ta sa atong tolobanong giyagiyagan dari sa DYRC Action Radio Cebu. Ang giyagiyagan magikan sa alas 10 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto, so duha ka oras na mag-uban every morning gikan sa Lunes ngadto sa Sabado. Pero pagka alas 11 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto, doon na tayo hook up sa Ben FM Radio sa Northern Cebu. Og special mention, special greetings to Mr. Oscar Suico diha sa Mandawi City, no? Avid listener na to ni si Mr. Oscar Suico. Og ni ay kuhan man eh, press release sa opisina ni Senator Reza Hontiveros. Batod pa, Senator Hontiveros poses larger funds for medical benefits, na internet allowance of public school teachers. Eh, kanong panahon ako, no, ang mga officials o kawani nga naa sa medical institutions, kinahanglang dunay dako-dako nga mga medical benefits. O niya, kwansad, kining ka, ang ka, SAPRA, ang ka, medical institutions sad, angay pong palambuon karong panahon na kay we are facing COVID-19 pandemic. Unya karon nag-open man ang klase atong October 5, si Senator Reza Hontiveros may auhag sad sa gobyerno, sa kongreso, sa House of Representatives, sa may nag-discuss sa budget for 2021, o sa si Senator Reza Hontiveros ang nadiha nag-posad siya og internet allowance ngadto sa mga public school teachers. So nindot ning lakang ni Senator Reza Hontiveros. Kagahapon si board member Rasi Franco sa 4th District of Cebu ingon si Senator Reza Hontiveros, si Senator Loren Legarda, Senator Angara o si Senator Bam Aquino nakakontribute sa 40 million pesos nga gym sa San Remigio. Okay mga kaisunan, da sa pikas linya atong hinabion ang Cebu City Councilor, Chairman sa Committee on Agriculture, si Cebu City Councilor Philip Sapra. Councilor Philip, good morning. May kunda ko sa mga Mayor Eli sa atong mga sukinting paminaw. Yes sir. Unang pagutana, unsa nay update sa agriculture activity? Well, umay-umay na taong ka ng touch base, okay na. Mayor Eli. Unsa ni ini maugyod nga atong nagwatag info karaman para sa kanang insurance gyud nga mo-avail ang atong mga mag-uuman ini sa Philippine Crop Insurance Corporation kay Limpium. Ya si bakog day bata o sa ina mga tatanong o pagtay ang ina mga hayop ibuhi ay insurance, so magkabawi sila sa kapunan ni, so muna ay atong ipamusgan karon. And then hapit na siya pasundin na to i-finalize na design ng urban gardening na to diha sa SRP. O niya kahapon lang na-approve siya na to ang 14 million na ayuda from the Department of Agriculture na approve sa Museo sa Kaya Supo. Wow. Kuliin magtukod na laing pagsakan center mo na mag-abutanan sa tanang mga ingon sa utalon mga nagpupo. Yan na asa ni cold freezer facility para ato'y pamutang ang mga prutas o ang mga utalon sa ato na pumapili tayo pataon. Wow. So, ato nang i-arrange ron. Kuha na yung formalize na yung agreement with designing of the MOPA, hopefully by next week. Then others ang ginapasar kahapon sa konseho. Another assistance from the DA, construction of green use facility sa Tap-Tap, no, sa Cremtec. So muna atong direction doon, Mayor Eli, then nasa
ordinance nga institutionalizing urban gardening nga ang principal author ani si Councilor Dizon, yung co-author ako, si Councilor Nesto Archibal. So, na-approve din sa konsiyo. Unsay? So, depende siya sa ato niyang food security ordinance, Mayor Eli. Unsay mga mission sa inyong urban gardening? Well, ang ato na gawas na ang purpose na mag-ingat yung encourage ang atong mga kaingsukunan sa syudad na magsugod pa na nung pinaagi sa paghatag nila farm inputs, kaya mga trainings, accessible, mga ingunta ang support about urban kid training, gardening, from the CEO government. Kaya mututlo na nila mga kung saan klasis pamaagi na gusto nila na imbark, either aquaponics, hydroponics, or the usual container gardening. Kaya unsa una to na kinahanglan magkakuha sila o galing tambok na yuta without necessarily using kanabang mga tawag aling fertilizer na kanakuhan scientific or what at umuhay mo ato at ato yung ay direction ani near early is organic yun ang katuyuan ng yuta to ani suma ng counselor Nison na mahimot ang self-sufficient mismo sa atong kaugaling o panginahanglan sa pagtagsatag sa atong kamapanitanay. Kung balik nas kami at doon ka mananong yun sa atong tukaran, ay karoon itong mga gigsuunan mo naman sila kagana na umu at succulents upan pa mga ornamental na mga tanong. Sugat na nag-quarantine. Huwag may question at problema na kung ano ilang priority. Pero kaling pinaabi na yung mga ordinansa kaling atong mga kausa karoon, no? Ato sa ginalang ayaw sa niyo kalimpi ang mga utatron, ang mga lagutron. Di ba ako mag-unay at ipinahanggan din ko kaya itong utatron. Tinungan. So, sa ito pa, ma-self-sufficient ta, mabalay na niya, imbes ang mga inahan, mayog, doong palit sa kamatis merkado, mayog, doong pagpupo sa kamatis na sa luyo. Bitaw. Bitaw, tinod. Now, is there a possibility nga kanang gigahin yung 1 hectare sa SRP? Maupod na ang distribution center sa mga liso, seedlings, mga seeds, o guban pa? That's right. Mayor Eli, atong tumong aside from sa panalong niya, mag-silbi sa siya. Maka-interview mo itong 11. Akong lihin ang atong mag-exuran. 11 o'clock. Kung sa uli na. Ay, pa-interview mo si Umi na. Uwamina. Alas 11 pa. Kaya nasa sila yung access sa mga gawa sa training sa mga siblings na gusto nila. Bitaw, no? Now, is there a possibility that siyempre, ato mga uhagon ang mga mag-uuma sa mountain barangays? Nga, sige, pananong mo, ano niya, is there a possibility that ang gobyerno magbutang o buying and selling station aron reasonable ang presyo nga ipalit sa mag-uuma o niya reasonable po ang presyo nga ibaligya ngadto sa mga consumers? Muna yung atong tuyo, Mayor Eli, galing sa atong pagsakan, galing 40 million nga aid from the Department of Agriculture. Ang abot sa kapatiran, even sa province. And then, nga ato natin na Ah, 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 ah,
etiquette lang. Especially kato mga barangay sa walay pagkado. Sa isa, kaya may fair enemy sa walay pagkado. Dahil every Friday and Saturday. Wow. Tawag na sa DA Kadiwa Center. Ito sa City Government Bagsakan. Nag-open daw community para sa ito mga farmers na direkta sila. Ika nila pagkado, direkta sila. So with that kind of procedure, mawagtang na tong ka-report sa una nga ang middleman mapalit og 15 pesos nga kilo sa talong sa tabunan, pag-abot sa carbon 50 pesos na ang kilo. Yes, that's right. Ang ato naging na-review ready na ma-assure ang ato mga partners na lagi sila sa ato. Ang ito ng pantao na makikital na lang ito, maahat na lang o sa loob sa mga middleman kinabuhan. Wala sila'y ikutan sa kilay. Wow. Kaya makakaroon ka sila mga abot na loob sa syudad. Tinoon. Wala sila market. Was na dibaw kung abot ito yung mga mahalin. So mo nang isubyuhan sa atong city agriculture department sa Matthew Production Commission. Kaya kanilang niya ang mga bagsakan center na kinanglan kuwasan ka na nilang na daghan na yung sila o mamawali tayo ng pagka. Hindi sila maalkan sila. Tinoon. So mo na nga ito sa pasiluha, tinoon nila na kanilang atong mga middleman na apuntuhan dyan. Yes. Sa ito pa, gikan sa umahan, atos karbon, balik sa umahan? Balik, dito sa akin. Sige na magkakita ka sa nabang kapakitaw ba? Muna nga... Mura sa isda. Mura sa isda, kuno nga, ang kuha dito sa Talibon Bohol, Hitapi Bohol, that on there is Pasil, o niya ang taga-tagbilaran, mag-umpras Pasil. Yeah. We really have to correct that. Now with that nga niingon ang mga farmers na mapugos sila pagbaligyan ato sa mga middlemen bisag barato kay way sakyanan, is there a possibility nga moabot ang time nga ang Committee on Agriculture mo recommendar nga mamalit tag help aron i-assign sa mga barangay din daghan og mga kanang ka utanon o prutas? Yes, Mayor Eli. So, mauna yung tumutuyog sa atong food security ordinance. Kung higit ko ma-approve ka eh, sa konseyo sa Dabayan sa Subo, automatic yung tanggagahin ng 100 million pesos per year para sa food security na ito. Kada, lindot. Sa akin ka na lang, kung mga ingon sa IRR, sa Dabayan sa Ordinance, sana kung sa'yo nakagamitan ini. So, kaya sa atong i-identify nga, pwede ang mga farmers na so, Farmers Cooperative. Farmers Cooperative.
Bitaw. Oo. Now, I was told by Macario Quevedo, kanang CEO sa Cebu People's Co-op, nga adto kunong July na giubanan niya ang land bank kay ang iyang Cebu People's gamong conduit nga tagaan ng Cebu City Government og 7 million para sa 289 farmers onya taga pahuamon og 25,000 why interest payable in 10 years tag 208 pesos sa kuno ang buwan sa bayad. Now, sana nakaingon ko 289 ra na lista kag kadaghan man diha. Ningon si Quevedo nga karon na tingali panahon nga mag-organize ang farmers so that they can get benefits from other agencies. Diba? Yes, dako yun na yung kukuhan. Mayor Nelly, dako yun na yung advantage. Kung mag-commenter na o pag-organize na ay naghan ka sa katika sa mga institusyon na makatabang sa tuwa. Whereas kung mag-inusara na mag-isipira. Oo, tinod. Mauna nga, aside from anak sa TA, kung sa na yung punto, ating atong possibility ordinance. So, tapta o partners association ni giingnan gani ko Councilor Philip Sapra nga giingnan ko ni Attorney Salvador Diputado ba ang director sa Department of Agriculture 7 nga kibaw kay ile og naay mga group of farmers nya na sila yung mga proyekto related to agriculture we can lend up to 6 million pesos you know, why interest pag yun? That's right. Kasi siya may early grant kita siya. Kaya kanang, but of course, muna nga, sa pagkakot na lang, as early as now, kanang gawas ng mga members of association, that will be bad lang ilang association because reflect na nga as track record nila na sa'yo na ulangin sila magkakuan, magkakasalikan. Magkakas na yung application for loan or what, approve na yun. Ito, silang track record as an action. I don't know kung nahibaw baka ni City Councilor Philip Sapraser nga. Ingon si Director Salvador Diputado nga kon ang usa kuno ka barangay or town maka-identify water source mo gasto kuno silang save up to 7 million wa nay bayad-bayad. So I think in the mountain barangays basig na apoy water to magam-an og dam kuno atong itay up sa agriculture sa DA. Actually, Mayor Eli, maunay ko sa among direction ni City Agriculturist Joey Bacalon na mag-sugod ko na yun ako. Even tomorrow nga, as maging chairman sa Department of Agriculture, magsabi na yun na sa akong ipo. Doon niya niya na sa programa na angayanan ng Bacalon. Kasi karang sa kanaan ko po sa movie na Mayor Eli, tanawa mo sila ko ang kahintang sa ating mga mag-uha. Cebu City Councilor Philip Sapraser, tagangira ko gigayon sa imong parting words sa
thousands of namati na to karon. Una sa kanan, salamat yung kaayo, Mayor Eli, sa oportunidad na nakahinapita sa atong mga pinagpunan sa buwan. Kasi natin pukatan, share naman sa committee ang on agriculture. Kita hasad kayo, kita ni Mayor Eli, sa pilihan ng tanaw ngayon o diog sa mga butang na pukatan na yan o atin para pag-assure sa food security sa dakbayan sa suko. So, samtang nangita ka lang kaagin, sa pagsukat scientifically o clinically ng COVID, really po unong ang atong kinabuhin. So, we encourage me, as I've said, si Councilor Bison o si Councilor Archibald Capetolo, nagkakalabang na sa Urban Gardening Ordinance, so, encourage na sa mga reksunan na mananong. So, kung mo mananong, yan ay libre na mga liso, binhe, kay mga hata ng city and the culture na matalagdag na kayo, pinsay, kampong, kumbrat, ahati, sili, kumanta. No? Down, sunod nyo, pwede ka ayaw mo mag-avail na nangya. Ito ang unsa-unsa pag mananong niya, unsa-unsa pag avail or pag mga tapakatuwa ni mga tangko. So, with that, Leo, kanunay, observe yun. Ayaw na ganyan yung kalimpi, ha? Ang atong basic health protocol. So, face mask, face shield, thank you, Cebu City Councilor Philip Saprasar. Mato ang councilor nga energetic, na former barangay captain of TISA Cebu City, former ABC president, karon incumbent Cebu City Councilor Philip Sapra. Nga matod pa niya kay hingusga na karon ang urban gardening og ang food in increasing in food production in the mountain barangays. Ano mausab na ang tenor sa una mo ingon ang inahan na dong dagan sa og kamatis dito sa merkado doon na parang ilas merkado pero karon og na urban gardening dong pagpupo sa og kamatis dito sa luyo. Diba? Nindot kayong paminawon. Kunya, doon ay self-sufficiency ang matag pamilya, bisan pa man nagatubang tag-crisis sa COVID-19. Oga, mga kaigsunan, ayalisuan, dial sila mga radio kay karong tataon. Mabalik ang turmanong yagyagan, hook up with Ben FM Radio. Kunya, atong ikauban, ang atong kauban sa buhat, Attorney Clarence Paul Waminal, uman sa commercial, -5 para sa 11. This time check is brought to you by Joy.